Good morning again. Dito na kami sa SLEX ulit. So the same. SLEX rendezvous point is the usual gasoline station. And then from there, pag kumpleto na lahat, konting briefing where to go, what taxi to take, papunta dun sa boat club sa Balete. Actually, first time ko pumunta dun eh. Kaya hindi ko talaga alam. So, masarap din mag-boat ride kasi eh. Nung araw, nung nandun kami sa Middle East, kami mga Pilipino, bumili kami ng sarili naming speedboat eh. So, sinishare namin yung gastos kasi hindi naman araw-araw na sa beach ka. Hindi naman araw-araw na bo-boating ka dun sa Corniche, sa Abu Dhabi. So, we decided na mag-ampag-ampag na lang para makabili ng isa. Pati parking fee, services dun sa marina, senior namin. Kaya nag-enjoy din kami at growing kids pa yung mga bata nun eh. Mga anak ko, mga anak ng mga kasama ko, mga early teens and elementary. So, ano namin na talagang mag-enjoy sila kung meron kami sarili namin boat. So, yun. Kaya medyo natuto rin tayo magpaandar ng speedboat. Pero hanggang dun lang. Ibang technical aspect niyan na wala na. Tapos, so, ginamit namin yun to learn, wakeboarding. Yun. Bumili rin kami ng equipments for wakeboarding. Share-share pa rin. And then, yun, pinag-aralan namin. Masaya. Ibang klaseng sport. Tapos, pag inakala mo na pag bumagsak ka sa tubig at 30 kilometers, 20 kilometers per hour, akala mo okay lang. Hindi, masakit. Masakit siya sa ulo, masakit sa katawan. Kaya kami, to protect ourselves, kompleto rin kami sa gear. Meron kami mga life vest, may helmet, pinaka-importante. Dahil yun talaga yung sakit sa ulo. Kung magsa-start ka mag-wakeboarding, lalo na yung dihila talaga na speedboat, ang pinaka-technique talaga dyan to avoid injury is to let go. To let go of the harness. Pag matutumba ka na, huwag kang kumapit. Humiwalay ka dun sa tali mo. Kasi pag kumapit ka, ayun, it will drag you sa tubig. Eh, masakit yun. Baka mabali pa yung leeg mo. Kaya ano talaga dyan, pag matutumba ka na, bitaw. Pakawalan mo. Para hindi ka madrag sa ilalim ng tubig, sa taas ng tubig. Yung brother-in-law ko, na-dislocate yung kanyang right shoulder eh. Kasi hindi sumunod sa instruction. Gusto matuto, nagpakasyon doon ng konti. So, syempre, dinala mo. Siyempre, try natin wakeboarding. Alright, sige, let's go. Yun din ang instructions. Huwag na huwag pipilitin. Huwag na huwag kumapit sa tali. Pag natumba. Or even before na matumba ka, pag tingin mo tutumba ka na talaga, bumitaw ka. At least titigil ka lang kaagad. You'll just stand still or maybe magka-travel ka half a meter distance. Tapos pagsak ka na sa tubig, hindi masyado masakit. Pero once hindi mo binitawan yan at na-drag ka ng speedboat, ayun, injuries ang aabutin mo. So, yun lang. Sarap mag-ride. Medyo matagal na katenga. Siguro mga 2 weeks ako hindi nag-ride. 2 weeks ago, nag-PA ako sa anak ko. Personal assistant. Meron silang event. May show sila. So, napasama siya sa cast together with mga sikat na mga artista. Main cast niya si Pokwang eh. Then, nandun sila Sherry Reyes, sila Ian Constantino, sila Pops Fernandez, Javier Rivera, si Shasha Padilla, Daapo Hiking Society. Ayun. Swerte ako na kasi PA lang ako. And
na-join ako dun sa backstage, syempre, PA nga. So, swerte din. Napakabait na mga artista na nandun. Walang kaere-ere, lalo na yan si Pokwang. Kararating pa lang niya eh. Siya pa yung unang bumabate. Good morning po. Apo na pala. Good afternoon po. Ayan, lakas ng boses. Ano, nababate. O, yung isang kasama ko rin na PA eh. Tawag sa kanya, Mama. Okay lang sa kanya. Sagot din siya kaya, no. Mga ganun ba? Tapos ang pinaka maganda talaga dun para sa akin, kasi karamihan dun sa mga artista, naging pasahero ko sa PAL. Kaya ni Ariel Rivera. Pero nakita niya ako, sabi ko, picture naman, sir. Kaya, kilala kita. Sabi ko, hindi. Hindi, nag-i-insist pa, kilala kita. Kilala kita. Tapos, tumahimik lang ako, tumatawa lang, humingiti lang ako. Tapos siya na nagsabi, di ba piloto ka ng PAL? Ayun, mga ganun ba? Naalala nila. Tapos, guys, si Shirin Reyes din. Nalagay niya, pasahero ko rin papuntang States. Kinakausap ko, pag rest period ko, kinakausap ko dun sa first class cabin. Tsaka matagal na sa mga piloto ng PAL, matagal na namin nakikita yan si Shirin Reyes dun pa lang sa Cebu. Kasi singer siya dun ng isang banda na pinapanood namin. So, kwento-kwento, history-history ng konti, mabait, sobra. As ganun din, nung lumapit ako sa kanya, picture ako sa kanya, tinuro ako. Sabi niya, uy! Sabi ko, uy ka din! Natawa lang ako, natawa din siya. Sabi niya, ganun din ang mukha. Parang sinasabing, kilala kita. Ako na nag-remind sa kanya. Sabi ko, ako yung piloto mo, one time, pumunta ka ng States. Yeah, oo, tama. Yun, tama. Yun. Si Pops Fernandez, ganun din. So, nakakatuwa lang na naalala pa pala nila yung mga naging piloto nila sa Philippine Airlines. Kasi, normally yan, pag na-jackpotan mo kuminsan, may mga events yan sila abroad. Mga show, isang grupo yan sila. So nandun yun sila sa first class and business class, isang grupo yun. Siyempre, picture ka rin, kwento-kwento. Kaya yan sila, yung mga idol ko, sila Ray Valera, yan, si late Rico J. Puno. Yun, privileges na you work in an airline at nandun ka sa cabin. Natutuwa naman sila. So yun ang nangyari kung bakit medyo matagal akong hindi nakapag-ride. Maraming tao dun sa lugar namin, ha. Baka na-overrun na yung rendezvous point namin, ha. Diyan kami dati eh, oh. Nawala na, kinuha na nila. Ah, okay, yan talagang buhay.